Hello everyone, this is The Hobbyist and today I will share with you something about history of coins. So you can see here 4 different type of coins from Filipino series, Bagong Lipunan, BSP, saka NGC. There are similarities among these 4 na kaya ito yung ginamit ko. And what it is so during 1972 they released itong 1 peso na Filipino, and during the time this is the first 1 peso na ginawa after the World War II. So kasi before, after World War II, ang English series 50 centavos lang yung pinakamalaki, 1 peso yung papel. So ginawa to especially during Ferdinand Marcos era. So during the time na nilabas to, ang misconception, kala nila gold yung coin. This is a nickel brass coin. Ayan. And marami nagmakakamali dito na akala baliktad sa pagginanon mo. Baliktad nga naman. Ginaya lang to sa English series or sa mga dollars. Pag tinignan mo yung dollars, baliktad din yun. So marami nag-hoard ng 1 peso na to. Actually, pati lolo ko nag-hoard. Meron kaming, ito yung pinakaunang collection ko, pinamana sa akin. Nasa 400 pieces ata, 200 pieces. So, marami nag-hoard, kaya walang halos lumabas. Then comes, ang Bagong Lipunan 5 peso. Almost the same time nilabas ng dalawa. Pero, during that time, yung mayayaman, akala nila napakaganda kasi ito yung pinakaunang 5 peso na nilabas na coin. So 1975 basta 1982 tapos collectible yung ibang may FMC series to Franklin Mint BU. So kinolect nila, hindi nila nilalabas. So hinoard din to. And during that 2000 naglabas ng bagong 10 piso na coin. Naalala ko high school pa ako nung nilabas to. At nung nababas yan, marami ding nag-hoard ito kasi bago eh, 10 peso. 5 peso nito yung parang kulay brass din. So, nung nilabas to, nakita ko pati mga pinsa ko nag-go. Pag may nagbabayad sa tindahan, tatago. And what happened next is, obviously, ganun din ang nangyari nung nilabas yung 20 pesos. Yung ilang yung mga nakasabayan ko, nung nilabas yung 20 pesos, nilabas yung 20 pesos, hinoard din nila, sakosa ako, nakikita ko. Tapos binibenta nila 40 pesos isa. So highly possible, pag in the near future, or I'm not sure kung kailan yon, pag lumabas yung 50 peso coin, i-hoard din yun. So ganun ang nangyayari sa mga bagong labas na higher denomination na coin. So be careful on mga nagpapa-hype na collector na naghahanap na, kunyari sasabihin nila, buying ako 20 pesos na 500 pesos worth. So, nagpapa-hype na dati 10 pesos. Hindi ko pa alam kung meron ganong hype noon dati. Pero marami nagpapa-hype dyan. Pati si Jessica Sora nagpapa-hype. So be careful on watching YouTube or kung sino-sinong vlogger na sinasabi mahal. Kasi views lang ang hinahanap nila. Yun lang. Thank you.